Ngayon po ay pag-aaralan natin ang isang talata mula sa Biblia. Ito po ay sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 1. Ito po ay pinamagatan kong pinalakas ng biyaya. 2 Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 1, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Ang matinding lakas ay kinakailangan para sa pamumuhay ayon sa nais ng Diyos. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesus ay kung saan matatagpuan ang lakas na iyon. Maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Ang ilan sa mga tiyak na dahilan kung bakit kailangan natin ng lakas ay nakalista mismo dito sa agarang konteksto ng talatang ito. Bahagi ng ating pagtawag bilang mga mananampalataya kay Kristo ay ipinapasa sa iba ang mga katotohanan sa Biblia na itinuro sa atin ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo dito po sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, Talatang 2, at ang mga bagay na iyong narinig mula sa akin sa maraming mga saksi ay ipagkatiwala ito sa mga tapat na kalalakihan na makapagtuturo din sa iba. Ang pagtuturo ng katotohanan ng Diyos ay maaaring maging mahirap at nakakapanghina. Kailangan ang lakas. Kaya sinabi ni Pablo, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Ang isa pang aspeto ng ating buhay bilang mga alagad ni Jesus ay gumaganap bilang mga espiritual na sundalo. Kaya't dapat mong tiisin ang paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Jesucristo. 2 Timoteo, Kapitulo 2, Talatang 3. Kami ang mga mandirigma ng Panginoon sa pangmalawakang buhay na espiritual na labanan. Ang labanan na ito ay napanalunan na ng ating komandante si Jesus. Gayunpaman, ang kaaway ay hindi titigil sa paghahamon hanggang sa makulong siya magpakailanman. Bilang mga sundalo ni Jesus, nahaharap tayo sa maraming pagpapagal. Kailangan natin ang lakas ni Kristo Jesus. Kailangan natin ang lakas na kay Kristo Jesus. Ang isa pang pananaw sa pagsunod kay Jesus ay sa isang atleta. Dito po sa 2 Timoteo Kapitulo 2, Versikulo 5, na ang sabi ay, at kung ang sino mang nakikipaglaban bilang isang atleta, hindi siya nakurunahan maliban kung siya ay nakipaglaban alinsunod sa mga patakaran. Tulad ng isang atleta, ang buhay ng Kristiyano ay nangangailangan ng disiplina, pagsasanay, at pagsisikap ng mahusay na mga hakbang ng enerhiya. Ngunit muli, kinakailangan ang lakas. Maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. At ang isang karagdagang pagkakatulad ng ating buhay kay Kristo ay ang isang magsasaka. Ang masipag na magsasaka ay dapat munang makibahagi sa mga pananim. Ito ang sinasabi sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, Talatang 6. Tulad ng mga magsasaka, dapat nating ihasik ang binhi ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Ating patubigan ang binhi sa pamamagitan ng panalangin at mag-ani tayo ng isang ani ng katuwiran. Ang magsasaka ay masipag. Minsan pa, kailangan ng lakas. Kaya't maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. Napakaganda ng hindi nililimitahan ng Diyos ang kanyang biyaya sa pagbibigay lamang ng katuwiran. Kailangan natin ang biyaya para sa pagpapabanal. Kailangan natin ang kanyang biyaya upang palakasin tayo para sa pambihirang espiritual na tungkulin na taglay ng Diyos para sa atin bilang mga disipulo, sundalo,
atleta, at magsasaka. Para sa lahat ng ito, ang tanging sapat na mapagkukunan natin ay ang maging malakas sa biyaya na kay Kristo Jesus. So yan po ang ating talata ngayon. Ang ating kalakasan ay sa biyaya na kay Kristo Jesus. Pagpalain po kayo. Manalangin tayo. Ama, ikaw po ang Panginoon ng lahat ng lakas at kapangyarihan. Nais kong maging isang matapat na disipulo, isang sundalo ng sakripisyo, isang disiplinadong mananakbo, at isang nagtatrabaho sa pagsasaka. Naririnig ko ang tawag mo at nais kong tumugon. Ngunit ang aking lakas ay hindi ang pamantayan upang magtagumpay, kundi ang iyong lakas, Panginoon. Kung gayon, tinitingnan ko kayo at humihiling sa iyo na palakasin ako sa pamamagitan ng biyaya na nakay Kristo Jesus. Amen. Pagpalain po kayo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Sana po'y napagpala kayo ng salita ng Diyos. God bless you.